તમે કેમ yun lamang mananampalataya at sumusunod sa aking salita ang aking nililigtas. Manatili lagi sa inyo ang kapayapaan, ang aking pag-ibig, at higit sa lahat ng kabanalan, ako'y malapit na dumating, laging sumayo ang aking pag-ibig. Mga anak, magpakatatag kayo lagi sa inyong pananampalataya. Pag-initinin yung ibig upang ang kaligtasan ay mapasainyo na. Manatili lamang kayo sa aking salita sapagkat hindi ko kayo bababayaan. Good morning, mga kapatid. Manatili sa kanyang salita at hindi tayo pababayaan. Ito rin ang tema ng mensahe sa atin ng Panginoon na many are called, few are chosen, and fewer is faithful. Marami yung mga tinawag, kaunti ang nahirang, lalong kaunti yung mga matapat. Kahit sa anong labanan, kahit sa marathon, kahit anong uri ng paligsahan, pag matatapos na laban, makikita mo, kukunti na lang yung nagsusurvive. Kakaunti na lang ang nalalabi. Yung mga tinatawag na remnants, katulad ng iglesia, ng LCJ Ministry, nagsimula ito sa marami. Pero unting-unting inaalis ng Panginoon na dapat alisin. Yung mga halamang hindi itinanim ng Ama, binubunot niya, at yung nananatili lang talaga sa salita, ang nananatili kay Kristo ang siyang maliligtas. Ang kalooban ng Diyos sa atin is bring forth fruit and our fruit should remain. Ito ang kalooban ng Diyos sa atin na hinirang tayo ng Diyos, pinili tayo ng Diyos upang tayo mabuhay dito sa ibabaw ng lupa. Itong material world na ito, magiging spiritual ka. Magbubunga ka ng maraming salita ng Diyos. At ikaw ay magiging mabuting lupa na ang butong nahulog sa mabuting lupa ay tumubo at nagbunga ng 30, 60, 100. Marami kang Word of God na napagtatagumpayan. Maraming Word of God ang nagagampanan mo sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Namumulaklak ka sa kalooban ng Diyos, sumasagana ka, umuunlad ka. Nagkakaroon ka ng maturity o pagiging pag-unlad sa Espiritu o nagiging spiritual ka o tinatawag na supernatural behavior. Hindi na tayo sa natural behavior, nasa supernatural behavior tayo at patapos na. Itong patapos na ito, kinakailangan, dadat na tayo ng Panginoong Jesus na namumulaklak, nagbubunga. Pagkat ang halamang hindi magbubunga ng mabuti, pinuputol niya. At yung mabubuting sanga na nagbubunga, nililinit niya para lalong magbunga. So ito ang tinatawag na bautismo ng apoy. Dadaan ang iglesia ito sa bautismo ng apoy, lilinisin mabuti upang yung tunay na Kristiyano malabing tunay at magbunga ng masaganang bunga. Ito sabi sa John 15:16. Ako'y hindi ninyo hinirang, ngunit kayo hinirang ko at aking kayong inihalal upang kayo magsipagyaon at magsipagbunga at upang manatili ang inyong bunga upang anumang inyong hingin sa Ama sa aking pangalan ay maibigay niya sa inyo. So, gaganapin ng Ama sa kapangyarihan ng Espiritu Santo ang mga dalangin natin kung mananatili ang ating mga bunga at napakaraming bunga, yung bunga ng pagsisisi, yung bunga ng Espiritu, yung bunga ng mabubuting gawa, napakaraming bunga na dapat ipagbunga natin. So ito ngayon ang tiyagin natin sa ating sarili. Sa tagal ba ng panahon ng pagiging Kristiyano natin, nagbunga na ba tayo? Tayo ba ay naging pagpapala na, unang-una sa ating pamilya, sa iglesia, sa ating mga magulang, mga kapatid, sa kapatiran, sa lahat ng mga tao? Ikaw ba'y pagpapala na sa panahong ito o hindi ka pa rin nagiging pagpapala? Problema ka pa rin. Nananatili ka pa rin, ikaw ang pinapasan o ikaw na ang nagpapasan. Dumaraan ang panahon na sa pamumulaklak ng vine o ng Panginoong Jesus, tayong mga sanga, mananatili tayong
And without Jesus Christ, you cannot do anything. Yan ang sinasabi sa John 15. Ako ang... Tumipiak-piak pa. Ako, ang tunay na puno ng ubas, ang aking ama, ang magsasaka. So, ang magsasaka, nag-aalaga ng mga pananim yan eh. Pinalalago niya ang kanyang sakahan. At ang paglago ng sakahan ay tayo. Palalaguin niya tayo saan? Sa spiritual. Hindi naman sa maraming bilang eh. Quality. Hindi quantity. Kakaunti lang ang maliligtas. At kakaunti lang ang makakatumpok sa makipot na daan at makitid na pintuan. So, kakaunti lang, sabi niya, mapalad kayo, mumunti kong mga anak. Nakakalugod sa ama na ibigay sa inyo ang kanyang kara. Mumunti kong mga tupa. So, kakaunti lang talaga yung remnants. Yung malalabis sa labanan. Kahit sa gyera. Pag nagigyera, makikita ninyo yung magagaling sa gyera, yun ang nalalabis. Yung lumalabang mabuti ng pakikita, yung sanay sa labanan. Mga nagtatagumpay sa gera, makikita mo, usually yung mga bida. Pag nakakanood kayo ng sine, di ba nakikita, the expendables. Expendables ba? Lahat ng piling-pili talaga mahuhusay, magagaling. Ang nalalabi sa gera. Makikita mo, ang huhusay nila makipaglaban ng gera, ganun din tayo. Sa tagal ng panahon, inaayos tayo ng Diyos eh. Isinasalan tayo lagi sa gera. Para na sa ganun, masanay tayo sa gera. Para lahat ng labanan, panalo tayo. Yun ang bautismo sa apoy. Yun ang pagsubok ng ating pananampalataya. Hahayaan niya ang demonyo na kalikawin ng iglesia, digligin ng iglesia. Pahihintulutan niya na magdilim ka, dalhin ka sa kadiliman, upang pati yung anino mo, iwan ka. Ang Diyos lang ang hindi iiwan sa'yo, marirealize mo, pati anino mo nawala when you are in darkness, di ba? Purbahan mo, kapag ikaw may anino, pumunta ka sa darkness, pati anino mo iniwan ka. Iiwan ka ng lahat. Walang matitira, pero ang Diyos na siyang liwanag ang malalabi sa'yo. Ganun ang gusto ng Diyos eh, dahil tayo sa dilim. Para wala ka ng kakapitan, pati anino mo nawala eh. Pati anino mo iniwan ka. Pero ang Diyos na nandun liwanag, makikita mo liwanag. Tutulong sa'yo at ang liwanag na yan, salita ng Diyos. At makikita mo na dala to ng Espiritu Santo para sa palatayanan mo salita. Mabuhay ka sa salita at makita mo na nanagumpay ka, kasama ka na ng liwanag. Nagtatagumpay ka sa lahat ng pagsubok. Ang bawat sanga na sa akin ay hindi nagbubunga, ay inaalis niya. At ang bawat sanga na nagbubunga ay nililinis niya upang lalong magbunga. Sample, yung kamote, talbos ng kamote. Kapag yung kamote ay tumutubo, pahaba ng pahaba yun, hindi nagsasanga eh. Ang gagawin mo doon, tatalbusan mo. Puputulin mo yung mga dulo, para lang sa ganun, magsanga-sanga siya. So lumalago, kapag ikaw ito na, talbusan mo siya o pruning. Yun ang ginagawa ng Diyos eh, tinatalbusan tayo. Nililinis tayo, tinatanggal niya ang lahat ng madumi. Para manatili lang tayong bago, sariwa at malinis. At lumalago tayo ng lumalago sa pamamagitan ng pruning o sa paglilinis ng Diyos. Kayo'y malilinis na sa pamamagitan ng salita na sa inyo'y aking sanilita. Kayo'y manatili sa akin at ako'y sa inyo gaya ng sanga na hindi nakakapagbunga sa kanyang sarili, maliban na nakakabit sa puno, gayon din naman kayo, maliban na kayo nananatili sa akin. So pag wala ka na sa Panginoong Jesus, wala ka nang magagawa. Sabi ng 5, ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako'y sa kanya ay siyang nagbubunga ng marami. Sapagkat kung kayo'y hiwalay sa akin, wala kayong magagawa. So kapag ang isang Kristiyano hiwalay sa Diyos, hindi siya tunay na nasa Diyos, walang Espiritu Santo sa kanya, wala siyang magagawa. Ang magagawa niya, yung kanyang kasarili, yung lakas ng kanyang sarili, talino't galing niya, hindi kapangyarihan ng Espiritu Santo, hindi kapangyarihan ng Diyos. Ang ibinigay na kapangyarihan sa atin ng Diyos, ang Espiritu Santo. Siya ang gumagawa, gumagabay, nagtuturo sa atin, siya ang nagguwardiya sa atin, siya ang nag-aasikaso sa atin sa araw-araw na buhay, at ang dala niya, si Kristo, ang salita ng Diyos. At ang atin naman lampara tuwing lumalakad dito sa mundong ito ay ang salita ng Diyos. At nakikita natin na nagliliwanag ang buhay natin. Napapansin mo, napakaraming problema, napakaraming pagsubok, pero masaya ka. Maraming kadiliman sa buhay mo, pero nagliliwanag ka.
may kapangyarihan dumadaloy sapagkat nananatili ang bunga. We must be united to the vine. Yun ang kinakailangan eh. Lagi kang united to Jesus Christ. Huwag kang aalis kay Kristo. Remain in me and I will remain in you, sabi ni Kristo. God chosen and ordained us to do the work of the Holy Spirit. Inanoint tayo ng Diyos para gampanan ang gawa ng Espiritu Santo at ang gawa ng Espiritu Santo ay sampalatayanan si Kristo. Ito ang gawa ng Diyos eh. Sampalatayanan yung kanyang isinugo. At paniniwalaan natin na ang bawat salita ng Diyos ay i-apply natin sa ating buhay at gagawa ang Diyos. Gumagawa lang siya sa sumasampalataya. We will not live by what we see or what we feel. We will live by faith. Dito nakikilala ko sino na yung nasa supernatural behavior. Ito na yung mga sundalong mananalo. Nabubuhay ito sa salita ng Diyos. Habang nasusugatan to, lagong tumatapang. Parang Texas to. Alam niyo yung mga Texas na manok? Kapag bata pa Texas na manok at napalaban ng talagang banata, tumatakbo pa minsan. Pero pag nag-matured na yung Texas, kahit anong laban nun, hindi na bumibitaw ang Texas. Pero ang Tagalog na manok, kahit matanda na isang palo mo lang, kumakakap na. Tumatakbo. Napakaduwag ng mga Tagalog na manok. Kaya usually, yung mga nakakaintindi ng manok, ang inaalagaan nila puro mga Texas. Matatapang to habang nasusugatan to para tayo mga Texas. Na habang nasusugatan, lalo tayong tumatapang. Habang dumidilim tayo sa buhay natin, lalo tayong tumatapang. Bagat alam natin na mayroong liwanag eh. Nandun ang Diyos eh. Pagkat nananatili tayo kay Kristo. Matthew 3:8. Kayo ngay magsipagbunga ng pangarapat dapat sa pagsisisi. So, ibig sabihin, kung meron ka mga kasalanan ginagawa, ba eh makita naman ang magbubunga ka naman na hindi mo nagagawin ang kasalanan. Ang gagawin mo na ngayon, yung kalooban ng Diyos. So, marami tayong pagkukulang, marami tayong kasalanan, marami tayong dapat pagsisihan. So, checkin natin ang sarili natin para makapagbunga ng masagana. Kailangan linisin tayo ng Diyos. At ang paglilinis ng Diyos, huhubarin mo yung datihang pagkatao. Ihiwalay mo ang datihang pagkatao para malinis ka ng Diyos, sabi sa James 1:21. James 1:21. Kaya't ihiwalay ninyo ang lahat ng karumihan at ang pag-apaw ng kasamaan. At tanggapin ninyo na may kaamuan ang salitang itinatanim na makapagligtas sa inyong kaluluwa. So yung mga salitang itatanim, kapag nahubad na natin ang dating pagkatao, ibibigis natin ang bagong pagkatao. Ang bagong pagkatao, masunurin sa Diyos yan. At lahat ng salita ng Diyos, sinusunod yan, kaya ibinibilang siyang perfect. The just shall live by faith. Well, the just is perfect. Ginawa niyang perfect at ganap ang mga just o ang mga hinirang ng Panginoon because of faith in Christ. So, yun ang practice eh. Practice makes perfect, sinasabi nga, di ba? So, papractisin mo araw-araw na ang maghahari si Kristo. Kasi may labanan eh. Hindi naman tumitigil ang kalaban eh. He is like a roaring lion ready to devour. Every minute, every second, nandiyan ang demonyo para lamunin ka niyan, lapahin ka niyan. Pero nandun ang sword of the Spirit para makipaglaban naman tayo. Sa tuwing lalapit siya, puputulin mo ang ulo niya ng sword of the Spirit. And the sword of the Spirit is the Word of God. So, Word of God lamang. Walang salita ng Diyos na hindi makapangyarihan. Lahat ng salita ng Diyos ay makapangyarihan. Kaya in every situation, may panlaban ka, Word of God. The sword of the Spirit. Sabi ng Psalm 92:14, sila'y nagbubunga sa katandaan. Sila'y napuputos ng katasan at kaliwaan. So, huwag mo sabihin matanda ka na. Nagbubunga ka pa rin. Hindi kita iiwayan kahit may uban ka na, sabi ng Diyos. Kahit puti na buhok mo, kahit matanda ka na, hindi tayo iiwan ng Diyos.
Patuloy at patuloy tayong susuportahan at gugwardyahan ng Diyos hanggang matapos ang lakbayin. Kasi may lakbayin eh. Hinihintay natin ang pagbaba ng Panginoong Hesus. Na pagbaba ng Panginoong Hesus, dadat na tayong sumasampalataya. Dadat na tayong nababanal na wala tayong ginagawa kundi sumunod sa Word of God. Ang buhay natin ay si Kristo. Yun na ba ang buhay mo? Sa bawat sitwasyon ba ng buhay mo pag may naganap na sitwasyon, ano ina-apply mo? Ano pananampalataya mo? Kaya nga sinusubukan eh. Para malaman kung ano nasa puso mo. Deuteronomy 8:2. At inyong alalahanin ang buong paraan na ipatnubay sa iyo ng Panginoon mong Diyos nitong 40 taon sa ilang upang ikaw ay mapagkumbaba niya at subukin ka na malaman kung ano ang nasa iyong puso kung iyong gaganapin ang kanyang utos o hindi. So sinusubukan tayo sa ilang for 40 years. Pag sinabing 40, perfection of time. Yun ang perfection of time, 40. Kaya sabi, life begins at 40. Totoo naman eh, lahat ng hirap begins at 40. Pagdating mo ng 40, lahat na naghihirap ng sakit ng katawan, meron pa. May arthritis ka, may diabetes ka, may high blood ka, may rayuma ka, sakit ng ulo mo, may migraine ka. Laging in the 40. Laging 40, ibig sabihin, yun yung span ng taon ng perfect time of God, 40. Kahit hindi ka umabot ng 40, natapos mo lang dahil 40 yun. Yun ang tinatawag na span of time na 40. Kita mo si Jesus Christ nung mamatay siya at muling nabuhay, 40 days pa rin siya sa lupa. Kinumpleto niya yung pagtuturo ng 40 days bago siya umakyat sa langit. Basta sinabing 40, perfection of time. Galatians 5:22. Kasi makikilala mo ang puno sa bunga. Kung gusto mo malaman kung ano yung puno, edi tingnan mo yung bunga. Alangan naman yung bayabas si nagbunga ng apple. Di pwede yun. So kung ikaw ay talagang tunay na sanga ni Kristo, ang bunga mo ay ito. Galatians 5:22. Dadapwat ang bunga ng Espiritu ay pag-ibig, katuwaan, kapayapaan, pagpapahinuot, kagandahan loob, kabutihan, pagtatapat, kaamuan, pagpipigil, laban sa mga gayong bagay ay walang kautulan. So parang rainbow to. Yung bunga, isang buo, pero iba-ibang kulay. Nakakita ka naman ng rainbow hiwa-hiwalay? Hindi ka naman nakakita ng rainbow hiwa-hiwalay, di ba? So makikita mo, unang-una, ano ba primary color? Red? Hindi, orange, secondary yun eh. Blue! Yellow, red, and blue yata. Yellow, red, and blue. Tapos saka lang yung mga secondary colors. Hindi ko kabisado kulay ng rainbow, pero iisa lang siya. Hindi mo pwedeng paghiwaya. Ganun din ang bunga ng Espiritu Santo. Kapag ikaw lumalago na, makikita sa iyo yung pag-ibig, yung magalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, so buong nakikita. Parang orange. Sasabihin mo bang orange yung isang ano lang? Pag binuksan mo yung orange, di ba dikit-dikit yon? Ano ba tawag dun sa gano'n na gano'n? Hindi naman tibis. Ang tibis nasa loob ng orange eh. Yung isang ano niya, isang parte. Yun ang orange. Yun ang bunga ng Espiritu. Sama-sama pa. Pero marami, pero iisa. Parang Diyos. Tatlo sila, pero iisa. Ganun din ang bunga ng Espiritu. Buo siya, marami. Pito. Kung baga sa ano, seven colors of rainbow. Pero rainbow. Yung orange yun. Yung bongan yun. Yung suha. Hindi mo pwede paghiwa-hiwalay yun. Hindi na magiging orange yun, orange ko, pag pinaghiwa-hiwalay. Ang kondisyon para magbunga tayo ng masagana ay ito. Psalm 1:3. Kasi may mga kondisyon ng pamumunga eh. Kasi kailangan kasi magkaroon ng maturity. Hindi pwedeng hindi ka lalago.
lalago ang pananampalataya natin. Ito sabi sa Psalm 1:3. At siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan at ang kanyang dahon naman hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. So ikaw daw ay nandun sa siping ng agos ng tubig. You are connected to the water of the Word of God. Connected ka doon sa daloy ng tubig na si Kristo. Siya ang tubig, ang salita ng Diyos na naglilinis. Hindi malalanta dahon mo. Magiging malakas ka lagi. So you are united to the vine. You are united to the water, to the living water, to Jesus Christ. Yun ang kondisyon na magkakapamunga ka, nakakabit ka sa puno. Ikaw ay nakatanim sa siwang ng agos na tubig. Matthew 13:23. At ang nahasik sa mabuting lupa ay siyang dumidinig at nakakaunawa ng salita na siyang katotohanan nagbubunga. Ang ilay tig-100, ang ilay tig-60 at ang ilay 30. So kapag ikaw daw ay mabuting lupa, ibig sabihin, timtiman kang mananampalataya, totoo kang Kristiyano, ang mga salita ng Diyos na inihahatig sa iyo ng Espiritu Santo, nagbubunga ng 36, nasusunod mo, nagaganap mo. Kasi nauunawaan mo, naiintindihan mo. At nauudyokan ka ng Diyos na gawin ito. So ilan ang Word of God ang nagagawa mo? Ilan ang bunga? Ay napakaraming utos eh. Buong New Testament, napakarami niyan. So, ibig sabihin, lahat ng utos sa New Testament, masusunod mo lahat yun. 36, 61, nagbubunga ka ng marami. Sumasagana ang buhay mo, nasa supernatural behavior ka, spiritual ka. Kaya tignan mo sarili mo, handa ka na ba talaga pagbaba ni Kristo? Spiritual ka ba? Nagbubunga ka ba ng 30, 100? O kahit simpleng salita ng Diyos, nilalabag mo? Simpleng worship nga lang, every Sunday, nilalabag mo. Eh, paano pa yung ibang mga utos? Paano pa yung mahihirap na utos? Paano gagawin mo doon? Lahat ng kautosan ni Kristo, wala kang katitisuran para maging perfect. James 3:2. Sapagkat sa maraming mga bagay, tayong lahat ay natitisod. Kung ang sino man na hindi natitisod sa salita, ay isang taong sakda lang gayon. So, perfect. Hindi ka natitisod ka anong salita ni Kristo. Lahat ng Word of God, sinusunod mo. Kung just in case na may hindi ka nasunod, pero hindi mo ginusto yon, hindi mo sinadya ang kasalanan. Kasi pag sinasadya mo kasalanan, wala, nakain pa para sa iyo. Nangyari yun, nagkulang ka lang, pero hindi mo sinadya. Kinukonsider pa ng Diyos yun dahil hindi mo sinasadya. Hindi technical foul yun. Kasi yung sinasadya mo kasalanan, alam mo kasalanan, ginagawa mo pa. Sabi nga, wala bang taong lalakad sa baga na hindi siya mapapasok? Alam mo bagay yun, bakit ka lalakad? Eh, di mapapasok ka. Yung iba, mga, ewan ko, ano ito, mga agliporis ng mga anito, nagtatatakbo sa baga, hindi, napapaltos din ng paanon. Sa bahay nila, iiyak yun. Eh, dumaan ka sa paano, alam mo, hindi mapaltos yan. Imposible. Do not test the Lord thy God. John 12:24. Ito yung condition para magbunga ka eh. Maging spiritual ka. Katotohanan, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Maliban ang butil ng trigo ay mahulog sa lupa at mamatay, ay natitira siyang mag-isa. Ngunit kung mamatay ay nagbubunga ng marami. Yun daw ating datihang pagkatao, kung mananatiling buhay, nag-iisa ka lang na dati. Pero kapag ang datihang pagkatao ay namatay at mabubuhay kang bago, dadami, lalago ka. Yung bagong buhay mo lalago, magagampanan mo lahat ng Word of God kasi namatay na yung dali. Wala nang kontrabida sa buhay mo. Patay na si Paquito Diaz. Libre-libre na si Fernando po.
makakapamuhay ka ng masaganang buhay kasi wala yung datihang pagkatao. Ang kalaban natin kasi yung datihang pagkatao. Malibang mamatay yung trigo na yun, yung datihang pagkatao, mamatay, ay hindi tayo mabubuhay ng sagana. Ang kontra sa pagsagana, ang datihang pagkatao. So, huhubarin mo yun at ibibigis mo bago. At kapag bago ka ng nilalang, kaisa ka ngayon ni Kristo. You are united with Christ. So lahat ng word of God, lahat ng utos niya, masusunod mo. Kasi apart from me, you cannot do anything eh. Kung wala ka kay Kristo, hindi mo masusunod ang word of God. Ang susundin mo, yung gusto mo, carnal mind is enmity against God. Yung carnal na kaisipan, kalaban ng Diyos yun at hindi siya patatakob sa kautosan ni Kristo pagkat siya'y carnal. So kailangan maging spiritual. Meron danger kasi, sabi sa Matthew 3:10. Kung hindi ka mabubuhay sa pananampalataya at wala kang planong lumago ang pananampalataya mo, delikado ka. Ito yung Matthew 3:10. At ngayon pa'y nakalagay na ang palakol sa ugat ng punong kahoy. Ang bawat punong kahoy na hindi nagbubungang mabuti ay pinuputol, inihahagi sa apoy. Ano ba yung nagbubungang mabuti? Yung mabubuting gawa. Tayo nilikha ng Diyos kay Kristo Jesus sa mabubuting gawa. Ano yung mabubuting gawa? Utos ni Kristo. Kautosan ni Kristo. Ano yung masamang gawa? Ay labang ka sa kautosan ni Kristo. Puputulin ka. So, hindi ka lalago. Apart from me, you cannot do anything. So, meron pa tayong chance lagi kasi buhay ka pa eh. Pwede ka pa rin magkaroon ng bunga ng pagsisisi. Huwag ka lang magiging masanlibutan, sabi ng Matthew 13:22. At ang nahasik sa mga dawagan ay yung dumidinig na salita. Ngunit, ang pagsusumakit na ukol sa sanlibutan at ang daya ng kayamanan ay siyang uminis sa salita at yaoy naging walang bunga. So, hindi ka nagkaroon ng bunga, nakapokus ka sa sanlibutan eh. Sa pangangailangan ng sanlibutan, sa kaayusan ng sa anong sanlibutan, nagkaroon ka ng mga sanlibutan sa buhay. Hindi ka naging spiritual, so hindi ka nagbunga. Kasi ang makasanlibutan buhay, dati ang pagkatao. Yung dating pagkatao natin, makasanlibutan yun eh. Kaya huhubarin mo yun. At itatanim sa iyo ang salitang magbibigay sa iyo ng kaligtasan ng kaluluwa. So ikaw eh, nasa yung decision making ang pagpili. Luke 19:20-24. At dumating ang iba pa na nagsasabi, Panginoon, narito ang iyong mina na aking itinago sa isang panyo. Dahil sa ako'y natakot sa iyo sapagkat ikaw ay taong mabagsik, kinukuha mo ang hindi mo inilagay at iniinalpas mo ang hindi mo inihasik. Sinabi niya sa kanya, sa sariling bibig mo kita hinahatulan, ikaw na masamang alipin. Nalalaman mo na ako'y taong mabagsik na kumukuha ng hindi ko inilagay at gumagapas ng hindi ko inihasik. Kung gayon, bakit hindi mo inilagay ang salapi ko sa bangko at nang sa aking pagbabalik ay mahingi ko gayon pati ng tinubok? At sinabi niya sa mga nahaharap, alisin niyo sa kanya ang mina at ibigay niyo sa 10 mina. So, ibig sabihin, kung binigyan ka ng pananampalataya ng Diyos, huwag mo itago sa panyo. Kailangan madagdagan yun, sabi sa 2 Peter 1. Kasi hindi lang pananampalataya eh. May idadagdag sa pananampalataya. At ito sinasabing idadagdag. Kung tunay kang tumanggap ng pananampalataya, magsusumikap ka, na lumago ka, ito sabi. Oo, at dahil din dito sa pagkadagdag sa ganang inyo ng buong sikap, ay ipamahagi ninyo sa inyong pananampalataya ang kagalingan. Kailangan magaling ka, talagang seryoso ka, gusto mo talagang lumago pananampalataya mo. At sa kagalingan ay kaalaman. So kapag gusto mo, na lumago ka, gusto rin ng Diyos. Iba yung isang may leprosy. Sabi niya, Panginoon, gusto ko pong lumini. Sabi niya, sige, gusto ko maging malinis ka rin. Eh, gusto mong makaalam eh. Gusto mong maging magaling ka sa pagsunod sa Diyos eh. Bibigyan ka ng karunungan at kaalaman ng Diyos. At sa kaalaman ay ang pagbibigay. So, pag alam mo na, naunawaan mo na,
mapipigilan mo na sarili mo. Mahuhubad mo yung dating pagkatao, susuod mo yung bago. So meron ka na yung magpipigil. Nagkaroon ka na ng self-control na bunga ng Espiritu Santo. At sa pagbibigil ay ang pagtitiis. So alam mo kasi na kailangan ka magtiis, titiisin mo. Kaya binigay sa atin, long suffering, bunga ng Espiritu Santo yun. Hindi lang suffering, long suffering. Isang mahabang pagtitiis kasi mahaba ang tiisin sa lupa, sabi ni Kristo eh. Diyan 1633, sa sanlibutan mayroon kayong kapigatian. Pero magalang kayo, nagtagumpay ako, tagumpay din kayo. So ibig sabihin, mahabang tiisin sa lupa kasi pinag-aharian to ng Diablo. Balwati ni Satanas ang mundo. At ang lahat ng hari, hawak niya, sabi sa Revelation 16. Pinupuntahan ng mga espiritu ng demonyo ang lahat ng hari sa sanlibutan ito. So hawak ang mga hari, hawak ang United Nation. Ang United Nation ang sangkap ni Satanas para gumawa ng one world religion, one form of government, one rule. Yung United Nation ang gagamitin ni Satanas, hawak niya yun eh. At nakita naman natin kung paano kumilos ang mga demonyo dyan. At ang pagtitiis ay kabanalan. So pag natiis mo na, mababanal ka. Masusunod mo yung word of God eh. Kapag meron kang pananampalataya, malulugod ang Diyos, tutulungan ka. So pag itong salita ng Diyos, i-apply mo sa isang bagay, makikita mo, kukontrolin mo sarili mo. Pipigilan mo yung datiang pagkatao. Hindi ka papayag na maghari ang dating pagkatao. Hindi pwede, patay na ako eh. Lalaban ka, you will fight, and will fight of faith. Pag lumalaban ka, kikilos ngayon yung Espiritu Santo, bibigyan ka ng pagnanasa. Yung bagong pagkatao mo, magaganap niya. Makakalakad ka, sabi sa Ezekiel 36. Ezekiel 36, 26 to 27. Bibigyan ko rin naman kayo ng bagong puso at lalagyan ko ang loob ninyo ng bagong diwa. At aking aalisin ang bagong puso sa inyong katawan at aking bibigyan kayo ng pusong laman. Hindi nyo napapansin, puro Diyos ang gumagawa nun? Aking aalisin, aking ilalagay, siya ang gumagawa. At aking ilalagay ang aking Espiritu sa loob nyo. So, para makagawa ang Espiritu Santo, nasa loob mo. So, ilalagay ng Diyos ang Espiritu Santo sa loob natin, sa ating Espiritu. At palalakarin ko kayo ng ayon sa aking palatuntunan. So, ang pagsunod mo ayon sa palatuntunan, ano yung palatuntunan? Utos ni Kristo. So, uunyuan ka ng Espiritu Santo, bibigyan ka ng pagnanasa, gawin mo yung utos ni Kristo. At inyong iingatan ang aking ka at isasagawa, maisasagawa mo. Pagkat ang pagnanasa at paggawa ay nagagaling sa Espiritu Santo, sabi sa Philippians. Philippians 2:13. Sapagkat Diyos ang gumagawa sa inyo, maging sa pagnanasa at paggawa, ayon sa kanyang mabuting gawa. Pati pagnanasa at paggawa, ang Diyos ang gumagawa. Kaya napapalakad tayo eh. Hindi ka na karnal. You have the mind of Christ. Born again ka na talaga, bago na ang pagkatao mo. Kaya pwede ng Espiritu Santong gamitin ang salita para mapasunod ka at maisasagawa mo. Hindi ka na karnal. Sabi sa Romans 8 kasi, yung karnal, hindi susunod yun eh. Sapagkat ang mga ayon sa laman ay magsisitalima sa mga bagay ng laman. Dadapat ang mga ayon sa Espiritu ay sa bagay ng Espiritu. Sapagkat ang kaisipan ng laman ay kamatayan. The mind of a carnal mind is death. Dadapat ang kaisipan ng Espiritu ay buhay at kapayapaan. Sapagkat ang kaisipan ng laman, the carnal mind o yung mga sanlibutan, mga mundo, dating pagkatao, ay pakikipag-alit laban sa Diyos. Sapagkat hindi napapasaklaw sa kautos at hindi nga maaari. Kaya kailangan i-born again. Hindi maaari na ang dating pagkatao makasunod sa Diyos. Kaya ipinako yun sa krus kasama ni Kristo dahil hindi nga pwedeng gamitin. Eh. Nang ipako yun, pati ang mga pitanong kasama na ipako, pero nandiyan pa rin yan sa iyo. Pag pumayag kang mabuhay ang dati, mabubuhay ka doon. So ikaw ang pipili. Nasa iyo ang choices. Eh. Kaya sabi dito sa Deuteronomy, aking tinatawag ang langit at ang lupa na pinakasaksi laban sa iyo sa araw na ito, na aking ilagay sa harap mo ang buhay at kamatayan.
So araw-araw, naglalagay ng Diyos sa atin ng buhay o kamatayan. Word of God ba? O dating pagkatao? O gawa ng demonyo? Araw-araw yun. Ang pagpapala at ang sumpa, alam naman natin ang pagpapala, ang Diyos ang pagpapala at si Satanas ang sumpa. Kaya piliin mo ang buhay upang ikaw mabuhay, ikaw at ang iyong bini. So nasa iyo yung choice. Inilagay tayo ng Diyos dito sa sanlibutan ito na pinag-aharian ng demonyo para ngayon subukin ng faith natin kung spiritual ba tayo o hindi. Kung ano ba nasa puso natin o hindi. Susubukan ngayon yan. Pag nakapasa, tsaka ka lang magkakaroon ng reward. Sabi sa Revelation. Revelation 22:11-12. Ang liko ay magpapakaliko pa at ang marumi ay magpapakarumi pa. Kasi hindi nga pwedeng mabanal yun eh. Yung daming pagkatao, marumi yun eh. So magpapatuloy na maging marumi yung dati. Magpapakasama ang maruming pagkatao. At ang matuwid, magpapakatuwid pa. So yung na-born again na, ginawa ng righteous matuwid, magpapakatuwid yun. At ang banal, magpapakabanal-banal pa. So yung tunay na Kristiyano, tunay na na-born again, magpapakabanal-banal. Ibig sabihin, susundin niya lahat ng utos ni Kristo. Walang utos na hindi niya susundin. Narito ako, madaling pumaparito at ang aking gantimpala ay nasa akin upang bigyan ng kagantihan ang bawat isa ayon sa kanyang ginawa. So ano ginawa mo nung nasa katawan ka pa? Kasi yung katawan na yan, diyan nakatira eh. Sa katawan natin nananahan ang lahat ng kasalanan, nasa katawan natin ang datihang pagkatao, ibinor naging tayo ng Diyos sa isang bagong pagkatao. So meron nga yung bagong pagkatao sa loob mo, isang dating pagkatao, isang bagong pagkatao, ano pipiliin mo? Ito yung pagsubok, araw-araw, ito ang sitwasyon ng buhay. Ano gagawin mo? May sitwasyon na ganito. Napakagandang babae. Sexy-sexy. Si Bianca Umali. Bianca Umali ba yun? Yung sa Mulawin? Manalo ba yun? Si Jose yun eh. Magpapakita sa'yo, sexy-sexy, nakapanty. Harap, dalawa lang kayo. Ano gagawin mo? Kapag ikaw spiritual, tatakbo ka at iiwan mo yun. Pero kung ikaw ay makala, tatakbo ka at huhubaran mo yun. Kasi hindi, nandun eh. Yun yung sinabi ni, ano, ni Solomon eh. Kapag daw ang isang tao hindi daw banal, madadali siya ng mga babaeng prostitute. Kasi nadali si Solomon eh. Makasanlibutan siya, makalaman. Pero si Joseph diba, yung asawa ng paraon, diba ginaguhan pa siya ng rape dahil gusto siya? Pakipag-sex sa kanya, ayaw niya. Kasi banal si Jose eh. Masunurin siya sa salita ng Diyos eh. Tinagpuhan niya yun eh, yung asawa ni Potiphar. Pero si Solomon eh, lahat, inasawa lahat ng prinsesa. Sumamba pa sa mga Diyos-Diyosan. Buti nilang kamot, nakapagsisito, nagkaroon talaga ng realization sa kaluluwa. Eh, ubod ng talino ito eh. Kita mo yung pool of wisdom na si Satanas pupunta sa impyerno. Ito si Solomon, pool of wisdom din ito eh. Ang ibinigay dito, baka alam ng tama't mali eh. Pero kita mo, nasa iyo na nga ang wisdom at kaalaman, pero kita mo, yung dating pagkatao, nandun eh. Nandun si Satanas eh. Ang mahalaga, kahit hindi ka full of wisdom, full of holiness ka. Yun ang importante, mga kapatid. Hindi natin kailangan na kabisaduhin natin ang Codex Ethiptus, Codex Infinitus, kung ano-ano mga Latin dyan, tsaka mga Griego. Yan eh, ano lang naman yan, sabi sa Ecclesiastes 12:12. Yung mga alam ng maraming karunungan, weary to the flesh yan. Hindi kailangan ng maraming karunungan. Ito sabi, at bukod dito anak ko, maaralan ka. Tungkol sa paggawa ng maraming aklat ay walang wakas. At ang maraming pag-aaral ay kapaguran ng katawan. Too much study is weary to the flesh. Ito ang wakas ng bagay. Lahat ay narinig. Ikaw ay matakot sa Diyos at sundin mo ang kanyang mga utos sapagkat ito ang buong katungkulan ng tao. So hindi yung maging matalino ka, napakahusay mo sa Bible, kabisado mo lahat ng verses, full of wisdom ka, pero hindi ka naman natatakot sa Diyos, hindi mo sinusunod lahat ng utos, what's the use? So, na-realize ni Solomon yun eh. Kasi, pinakamatalinong tao si Solomon,
pinakamatalino at pinakamayaman na tao nung nabuhay siya hanggang sa ngayon. Sabi ng Bible, sa Chronicles, wala pang tatalo sa karunungan at katalinuhan at kayamanan ni Solomon nung nabubuhay pa siya at yung susunod pa sa kanya. So, hindi tinalo ng Rothschild family ni Solomon. Bagamat Israelites to Rothschild na to, kasi ang assets nito, trillions and billions of dollars. Ang lahat ng World Bank, hawak nito eh. Dalawa na lang yata ang bankong hindi hawak nito, ang Central Bank eh. Itong North Korea, ewan ko, ito yan ano to eh. North Korea, asong gubat to eh. Kumbaga sa ano to, gusto nila lagi, mananakmal to eh. So, mga kapatid, hindi kailangan ng napakaraming katalinuhan. Ang kailangan natin ay yung daging pagsunod. Sabi sa 1 Timothy 1:5. Ngunit ang kinauuwian ng bilin ay ang pag-ibig na nagbubuhat sa malinis na puso at ang mabuting budhi at pananampalatayang hindi paimbabaw. So ang importante daw, yung ating pananampalataya hindi paimbabaw o hipokrit, hindi meron kang malinis na konsensya, malinis na puso, totoong Kristiyano tayo, na talagang nagmamahalan tayo, na talagang totoo tayo, na nagpapakabanan-banan tayo, para pagbaba ng Panginoong Jesus, buhay tayong kukunin, hindi tayo mamamatay. Nasa choice natin yun eh. What is your choice? Amen.